Mula po ng tumilang buhos ng ulan kagabi hanggang kaninang madiling araw, halos maghapong tirik ang araw. Pero sa Marilao sa Bulacan, naiwan ang baha sa ilang kalsada. At mula po roon nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan! Vicky, itong bahang nakikita ninyo sa aking kinatatayuan sa Barangay Abangan Sur dito sa Marilao, Bulacan, ito pa yung iniwan ng halos magdamagang pag-ulan kagabi. Naging matindi nga, Vicky, ang epekto ng pagbaha dito sa Marilao at maraming mga residente at negosyo ang naperwisyo. Kuhito ng used scooper na si Arthur Mendoza pasado alas 6 ng umaga sa MacArthur Highway sa Marilao, Bulacan. Malaking bahagi nito ang nagbistulang ilog sa tindi ng pagbaha. Hirap tuloy makadaan ang mga maliliit na sasakyan at marami ang napilitang maglakad na lang. Dahil sa mga pagbaha, kinansela ng lokal na pamahalaan ang klase sa buong bayan ng Marilao. Maraming bahay din ang pinasok ng tubig, tulad na lamang dito sa Barangay Tabing Ilog. Nagising na lang kami na tumataas na yung tubig. Pati nga yung pump namin, ayan, nakalutang na kami. Bakit ako mataas ng tubig? Kaya nagtaka kami, bakit bumaha na hindi na mong gaano malakas ang ulan. Mga alas dos, tuloy-tuloy na umakyat hanggang dito sa loob ng bahay namin. Tuloy, imbes na makapagtrabaho, makapasok sa eskwela, paglilinis na sa naiwang putik ang pinagkaabalahan ngayong hapon ng mga residente. Nalubog. Parte bigas, nabasa. Parte yung mga tanke ko ng gas, nawawala. Tinangay ng tubig. Bumabaha sa amin pagka yung may bagyo. Pero kung wala naman bagyo, kung ulan lang, hindi bumabaha. Hanggang kaninang hapon, kahit tirik ang araw, baha pa rin ang bahagi ito ng MacArthur Highway na sakop naman ng Barangay Abangan Sur. Di birong perwisyo raw ito, lalo na para sa mga negosyante sa lugar. Gaya ng karinderyang ito na napilitang magsara. Wala nga po kaming kita ngayon kundi sigarilyo lang, tsaka tubig, soft drinks, yun lang. Sa pagkain, wala. Mga baradong drainage at maling diskarte raw sa pagpapataas sa mga kalye ang itinuturong dahilan ng mga residente sa hindi pangkaraniwang lalim ng mga pagbaha sa Marilao. Kung titignan niyo po yung kalsada, walang kabaha-baha. Bakit walang baha? Dahil po yung lahat ng drainage namin dito, barado, na instead sana mas nag-focus sila na unahin gawin is yung proper drainage. Instead sa kalsada unahin nila. Isa yan sa naging problema namin. Paliwanag ng lokal na pamahalaan. Sa drainage system natin, dahil sa ang mga kalsada ngayon ay hinabol ang pagtaas, so bali dapat si drainage i-improve din, lakihan at laliman pa, para yung volume ng tubig na kung dito ibababa, hindi siya madali siyang makalabas ng papuntang kay Ilugan. Aming mga programa naman ng aming mga infra project ang aming barangay, kamukha ng declogging, cleaning ng drainage at yung pag-maintenance ng mga flood gate. Vicky, ayon sa mga taga rito, kulang ang 24 oras bago tuluyang humupa ang mga pagbaha sa ilang lugar dito sa Marilao. At sa kasalukuyan nakita nga natin ay may mga pagbaha pa rin. At ito pang problema, makulimlim na naman ang kalangitan at nagbabadya na naman ang pagulan. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.